nakakapasok lang na balita, si mismong Chinese President Xi Jinping na ang nagbabala sa buong Pilipinas. Pero bakit nagbanta ang Pangulo ng China sa atin? Kasunod po ng anunsyo ng Armed Forces of the Philippines ng pagtatayo ng military base sa upuad nating isla sa West Philippine Sea. Malaking banta raw to sa seguridad ng China para sa Taiwan. Kinakabahan na siguro ng sobra-sobra ang mga incheck at galit na galit ang kanilang presidente. Inaasahang pipigil rin to sa posibleng pananakop ng China sa West Philippine Sea. Pero dapat ba tayong matakot sa pagbabanta ng kanilang Pangulo? Uphold the One China principle. We should resolutely oppose the interference of external forces and the secessionist activities of Taiwan independence. We should unswervingly advance the cause of national rejuvenation and reunification. Paulit-ulit na lang ba ang Pilipinas na walang karapatan ang China na diktahan ng ating bansa sa mga nais nitong gawin dahil hindi tayo tuta ng mga incheck? Kayo, payag ba kayong utusan na lang tayo ng mga Chinese? Tutol kasi ang China sa pagtatayo ng military base sa West Philippine Sea dahil takot ang mga incheck dito. Pag nagtayo ang Pilipinas ng military base, makakadaong kasi ng permanente ang mga barkong pandigma ng Amerika at mas mabilis ang pagresponde sa giyera pag nagkataon. Bye-bye oil at natural gas na ang China dahil yun lang naman talaga ang habol nila sa West Philippine Sea. They are within Philippine territory. That's none of China's business. We don't build military structures in disputed waters. All those EDCA sites are within Philippine territory. So what's the issue here? Mahigpit na tinutulan naman ng dating senador ang panukalang pagtatayo ng military base sa West Philippine Sea. Delikado raw ang pagtatayo nito dahil posibleng gagamitin lang to ng Amerika sa gera tapos Pilipinas ang maaapektuhan pag nagkagulo. Tama kaya ang hinalang ito? Used to preposition weaponry, forces and material and everything else related to war. And they will be used by the Americans for a possible war with China. Yun sinabi ni Secretary Austin with China over the issue of Taiwan. So ano? Yung Pilipinas has become an instrument of American defense in favor of Taiwan. Kung sa gyera idadaan ng China ang pagkupkop sa Taiwan, mapipilitan talaga ang Pilipinas na manghimasok sa posibilidad ng gyera. Pero bakit nga ba? Siyempre hindi papayag si PBBM na pabayaan na lang ang mga Pilipino OFW doon sa Taiwan. Life or death situation na ito. Talagang madadamay ang Pilipinas pag nangyari ito. It has militarized several islands in the South China Sea. Four of them inside our exclusive economic zone. And of course, basically ignored arbitral ruling. So, you know, it's EDCA, you know, the allowance of EDCA is simply our reaction to the uncertainty generated by Chinese action in the South China Sea and also near Taiwan. Marami nga ang pabor at marami rin ang hindi pumapabor. Pero kayo, ano ang desisyon nyo sa pagtatayo ng military facilities sa West Philippine Sea? Papayag ba kayo dito? I-comment sa baba ang iyong saloobin.